And we're live, Manandali. Guys. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinimulan laban mo yan, subukan mo lahat ng pwede kahit pasuntok sa buwan. Ang tunay na tagumpay ay di lang ganun agad makukuha sa isang itlap. Ito doon na ang sarili mo at halika na sumugod sa bilis ng isang kidlat. Kantunan at hello WebKom, and ako ngayon ang iyong host Hiro Yugi, and ito, well, we have Kantunan tonight, so our guest for tonight is the creator of Roses and Shadows, Imee Gulushan Auman. He's a rebelly girl. Charot. He's a rebelly girl. Pressureville naman. Medyo na siya. Kinosplay ko si Henry. Nag-effort ako sa face tattoo niya, ha? Nag-effort ako, ha? MG. Alright, so, ayan! Ayan! Ayan na siya! Ayan na siya! Woo! She's here! Woo! Finally! Finally, she's here. Yung face reveal lang na direct yung ulam. Yun na lang. So, kumusta life natin? Yun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na siya! Yes! Mano po dito, malabo po yung ilaw. It's okay. Mm-hmm. Nag-close cam na siya. Alright. So, ano na mangyari sa atin ngayon? Ayan, alright, while you prep para sa ating sa mangyayari na sa ating Kantunan episode tonight. Unahin na natin ito. Madaming, we have 10 viewers at the moment. Kakaunti sa pala. Nice. And I'd like to say, lovely evening sa inyo. Naglalagat. And that's okay. Every time na maglalag ka, we're going to do some shoutouts. Particularly right now, kay Psychosocial. Of course, si Ham. Oh, yes, Ami, lovely evening. And kay Lichi Fei Ling, and sabi niya is shout patatas. Shout out pala sa, ano ba yun, sa time? Sa
Outtribe daw. Shoutout daw. Yes, shoutout sa Outtribe. Shoutout sa Outtribe. So, hi! And we have here Jam Denver Bautista. And ano ba itong ginagawa na ito ni Ham Ham? May pa-advertisement dito na kung ano. hanggang Food Panda, oh. And ayan, Taray may pa-face reveal, ha ha ha, coming from Van Soriano. And Go Ivy from Jam Denver Bautista. Shena, hey! Yay! Ang dami sa partners mo, girl! And of course, hindi mawawala si Idol Raymart Bayang. And mag-subscribe pa shout out daw. Hello, Kuya. Shout out daw. Hello. Okay. Shout out kay Kuya Raymart at sa kanyang series. Kaya Kay Tayag. And yes, lovely evening. Shout out to Wildcats coming from Resty Boy Solano. And we're all caught up. All right. Let's do this. Woo! Hello. All right. So, eto na. Eto na, girl. Ikaw ay nasa hot seat ngayon. Dahil sa series mo, girl. Alright. So, okay. I'm gonna explain the audience muna bakit ganito itsurahan ko. Sa mga hindi pa nakakabasa ng Rust, bakit hindi pa kayo nagbabasa ng Roses and Shadows? Yan ang ultimate question. Bakit hindi pa kayo nagbabasa? So, sa ano, I'm currently actually cosplaying Henry Tudor. Isa sa main protagonist niya sa series niya, sa Roses and Shadows. And I'm a big fan of her. Fan girl ako niya. And yun. So, wala ko yung purple na wig for Atemo. So, si Henry na lang ano ko dito. So, anyway. Girl. So, since you're into the novel side of things, usually bihira ka. Actually, parang, it's a rarity na usually mga novelist ang guest sa Kantunan. So, I have this bunch of questionnaires. Actually, sinulat ko siya. Ay, pinaghandaan however, talaga, oh. Oo, pinaghandaan ko ta. Kasi it's my first time hosting this thing. Like, ako yung main host, diba? Kailangan prepared. Ganito. Well done. Ito. Very nice. Mm-hmm. Alright, okay. I'm me, ito. So, you can introduce yourself, then bakit, ano, what are your interests and things? Go on, feel free. Okay, so hello mga ka-webcom. Ako pala si Imee Auman. Commonly known as Ira Writes sa webcom. Ano ba yun? Yung mga interest ko po ay mag-drawing tsaka mag-writing. At part din yung interest ko yung mga martial arts. Wow! Yun, ano pa ba? Strong independent woman. Oh, yeah. That's great. Well, sure lang. Huwag ka mahiya. Pakapalan ang mukha dito. Magiging bookworm ba? Interest ba yun? Oo naman. Yeah, that's an interest. Oo. Basically, reading a printed copy of a comic is being a bookworm. Eh, madami ako mga libro dito eh. Yeah, she really does. Like, Sample. Ano? Okay, fine. Yeah, mag room reveal to si ano, magto-tour. Ayaw! Wag na po! Broke kami, wala o. Malit lang bahay namin. I'm guessing yung trophy doon sa ibabaw ng cabinet is yours? That one po? Yes, that's mine. Kaka-graduate from, lang yan. Ano, hindi nyo nung matatanong. Sa pag-papagin ko yun po sa grade 10 ko. Alright. OMG! Wow, ganda girl! Naka-first year up lang naman. At least! That wasn't what I expected. I was kind of expecting that it's coming. It's a trophy from doing martial arts or something like a tournament or a competition. Oh, meron akong mga certificate. Ooh, nice.
Pero isa lang naman sa ano ba yun, sa Arnis na competition. Mm-hmm. Arnis! Naging first round. Naging first round in a champion. Wow. Very nice. So, instead nakakanta later at the end. Mag-a-Arnis. Magde-demo ka? Magde-demo. Agree. Hindi naman ano, ma-destroy yung bahay namin. Oh! Strong. Wala akong ano eh. Strong. Ma-destroy yung bahay namin. Strong. Ano ba yan? Wood lang kasi yung bahay namin eh. Kahoy lang. Oh no, what happened? Alright, there you go. It's back. Kahoy lang naman ang bahay namin. It's okay. Bahay namin, kahoy din. Hey! Oh, tunay. Bahay, bahay namin is made up of wood. Yep. Nice. Yep, kita ko nung binuo yun. I can attest. Witness po ako sa pagkakabuo. Yes. Tunay po yung sinabi ni Direk Mochi. Ang ingay ng Outribe sa comment section, no? Dami nag-aano. Oo nga eh. Ito, supporters. Ang dami. Una-una, nagulat si ano, si Corumples. Namiss ka namin sa comment section, Corum. Welcome back sa ano, panonood, and hopefully you enjoyed this episode ng Kantunan. We have here a promote daw ang kwento ng kahariang etniko. O yan, okay. Ito sa mga ating wow. Audiences. Yung kwento ng kahirang etiko is series daw ni John Carlo Velasco. Right? That's something to look forward to. Pwede niyong basahin after ng Etchy Nights. After ng Etchy Nights. Hindi pagkatapos ng Kantunan. Pagkatapos ng Etchy Nights. Ayan. Wow, kasi continuous siya, girl. Mm-hmm. And yan, from Couple Max Omega, Up Na Daw, Berserk King, Chapter 1, Part 10. Grabe, wow. Ito. Abang-abang talaga to kasi... episode naman. And, promote lahat ng hala, series. Ayos. Basahin na lang. Basahin niyo po. Nga pageant ka, tanong ni, sabi ni, ano, ni Jonathan Oliver Alavilla. I hope I have pronounced that correctly. And, graduate na daw yan, sabi ni Jack. Oo, mm-hmm. Graduate na siya. Kaka-graduate pa lang nito. Congratulations. Oh, congratulations. College na yan. Thank college you. College na yan. So, college na yan. This upcoming semester, you're going to be stepping up as a freshman. Yes po. Freshman. And anong strand ang iyong, what strand from your senior high ang iyong kinuha? Sports track po. Oh. Sports track, oh. sa senior high ko. Sports track. Then okay. Tsaka kung sa course. And then sa course is English Language Studies. But parang ang layo from a physical education in English. And then to communications so English. What happened? Eh ano ba 'yon? Mas nag-i-excel kasi ako sa English kaysa sa sports eh. Mas mahirap kasi maging sports, yes, sports enthusiast. Mm-hmm. Madami mga demands. Demands like what? Ano ba yun? Yung time mo, yung studies mo, tsaka yung katawan mo dahil sa mga exercises na mahirap. Ganun. Sacrifice lang talaga. Basically, yung ano mo, parang dinededicate mo yung life mo if you're going to the route of the sports. Na parang yun na talaga yung linya, yep, mo ng buhay mo. Mm-hmm. Parang, yep, parang yun lang yung industry na nakakaya mo papasukin, which is very restraining. Alright. Oh yeah, bago ko pag matabutan yung comment, lovely evening kay Momo Cringe. Na-late daw siya. It's just a few moments. So the fun part is yet to come. And yes. This looks interesting. Magkasabay probably sila nag-tune in. Joyce Abadillo, lovely evening.
And I was wondering, asan kaya si ano, si Tente? If I recall correctly, nagkaroon sila ng ano, ng union, ng alliance, the last episode ng Kantunan. And napakamot si Kuya Shin. Napakamot. And yes, present right here is Megumi J29. Present po. Hi, Megumi. Wow. Perfect attendance. And sabi ni Shiana, kaya pala biglang tumahimik ang group chat ng Outdrive kasi naka-tune in daw lahat. Welcome! Naka-tune in sa Kantunan. Try natin mag-check ng attendance. Okay, okay. Ayan. Sa lahat ng Outdrive, paki-type in... type in present. Yes, type in present. Type in hashtag Outdrive. Hashtag present hashtag Outdrive. Oh yeah. Oh yeah, let's do this. Wala, nag-attendance talaga. Attendance. Google Meet. Ironically, wala tayo sa Google Meet. Mm-hmm. But it seems appropriate kasi for AP English, one of the career paths na pwede is to go into teaching. And mara mo practice. This is practice. My eldest sister is a graduate of AP English. yung panganay kong ate. Mm-hmm. Graduate siya sa AP English and they're basically studying literature and ano. Mm-hmm. All right. So ano, yun ang ano ng English. More on communication, linguistics, and literature yung pag-uusapan. And I'm really proud for Imee kasi like she's my editor sa Cyra. Siya official editor ko sa ng script sa Cyra. So I'm very proud to have to be naging kami. Kasi parang nagkakaroon kami ng give and take scenario na ako yung nagda-draw ng cover ng Roses and Shadows tapos siya naman yung nag-edit ng script ng Cyra. Mm-hmm. I love that relationship. So you have a mutually beneficial relationship. What's the term I'm looking for? A quid pro quo. Yeah. Yes. So speaking of Ras din pala, of Roses and Shadows, kasi ano, parang it's a very interesting fantasy story. Actually, binabalik-balikan ko siya. And what's interesting about this is that she got this kind of world building into it. So, ito ang tatong ko sa'yo, Imee, ha? Ano nag-push sa'yo? Bakit ano? Ano yung first na nag-push sa'yo to create Roses and Shadows? Well, let's just say na, ano ba yun? Nag-start talaga ako sa fanfiction. Saka, ano ba yun? Madami akong unfinished na project. Parang hindi ako satisfied. Like, there's something missing, ganun. Saka, soon enough, I tried role-playing, diba? You know role-playing sa mga internet? Yung mga descriptive na mga role-play. So, yun, nag-start yun. Saka, pag wala yung mga karunti ko, namimiss ko kasi sila eh. Dahil ano ba yun, naging party na din sila sa buhay ko, ganun. Saka, may isa kasi karunti ko na friend na nag-i-impact talaga sa akin. Kaya, parang na-inspire ako na mag-write. Ang inspiration para ng Rust ay isang crack roleplay o parang walang yung ganun na roleplay. Oh, like, it's like entering... Crazy. yes. The feel is it's like entering a Dungeons and Dragons na laro. Hindi pa man ako naka... Ano ba yun? Hindi pa naman ako naka-play yun. D&D. Pero I've heard of it. Ang alam ko, hindi pa naman din ako nakaroon ng D&D, pero ang pagkakaintindi ko niyan based on stories ng mga naglalaro niyo is that it's a huge role-play game, tapos meron kang character na ilalaban doon na magpapasok. Nagsarili yung gawa with personal na mga stats and everything. Mm-hmm. Tapos if may mga scenario, ganun. And that's the feel dun sa pagkaka-describe ni Imee on how she began writing.
Kasi with role play on the internet, that's how that is a somewhat of a descendant of the Dungeons and Dragons concept. So yeah. It's interesting To see na ano. It's very interesting to see na ano na it all started on in a role play kasi this role play style is parang very foreign dito sa atin. It's very Western for me na ano, na-notice ko siya. I was first exposed into the role play thingy nung pumasok ako dun sa Amino, yung application, parang mga community. And yung nakapasok ako nun sa Dororo, tapos yung sa Dororo nung Yakimaru, tapos yung Yu-Gi-Oh na. Tapos nag-roleplay sila, tapos may nag-chat sa akin, "Can you play as Yugi? Can you play as Kaiba?" I was like, "Ha?" until the time I realized, that's how role-playing works. So it's amazing na it started with a role-play kay Aimee, then it inspired her to create a work. I think yung nag-start talaga ako mag-write is around when I was around, I think 12 years old. Yeah, 12 years old. It's about 8 years ago, correct? Yes. Yes po. Pero script yung ginawa ko noon, di pa descriptive. Nag-start lang ako mag-descriptive around I think mga 14 or 15. Ganyan siguro. That's great kasi may as young as that age, meron ka ng idea sa paggawa ng mga novels. Mean that age, siguro nagdrawing lang ako ng mga hindi ako parang gumagawa din ako ng fanfictions pero in comic form because I'm lazy writing. Grade 5 ako nagdo-drawing yung last na remember ko. Wow. Iba nga kasi prominent yung art ko eh. Pero it's okay. We'll get there. Alright, so, wow. So, alright. Ngayon, ano yung kabuuan ng story basically? Just give us a gist or like a summary of your series. Kasi alam ko marami yung hindi pa nakakabasa ng Rose and Shadows. So, I want you to tell the readers a story or like yung summary kung what is Roses and Shadows all about. Sandali. Naghahanap siyang summary. Oh my gosh. Alright, so while she's doing that, ito, may nahingi dito. That's okay. Basa lang muna ako ng comment section natin if you don't mind. May nahingi daw ng skin ni Gushon. And pahingi skin, Ma'am Giro, Gushon. Coming from Raj Dagohoy. Hala! And si Ham-Ham nahingi din ng skin. Chicken skin. And ayan, sabi ni Momo Cringe, parang nakakainganyo sumali sa Owl Tribe. I'm saying yes, especially sa profile ni Momo. That would be very much fun. Ayan, ang lakas ng mata, Kuya Hami. Ayan, target luck. Wow, target luck. Kaya ang lakas ng mata ni Kuya Hami. It's a reply dun sa sinabi ni Momo Cringe na sasali sa outright. Ayan. Okay. Ayan, hiwain mo daw yung likod ni Batosai. Hiwain mo ang likod ko. Alright, back to Aimee. Let's right, proceed to your you're going to share. Ano yung summary? Okay, so summary. Wala talaga akong summary niyan since ano ba yun?
wala talagang basis yung Roses and Shadows. I go pan. I'm a pantser kasi ako. Pantser ako kaya wala talagang as in plot yung Roses and Shadows. So in a way, it's about yung journey of self-discovery ng dalawang main characters ko and overcoming their insecurities. Tsaka yung mga fears nila. Basically, ganun. And, ano ba yun? Yung i-face nila yung world kung ano yung pinag-throw sa kanila. Ganun. Like, basically, face your own fears. And, tsaka yung It's okay. Take your time. No pressure. May tulog na po. Basically din, parang nag they're going back to the kingdom para i-confront nila yung parang ultimate na boss kung ganun. Mm-mm. Saka ano pa? Pala, nakalimutan ko. BL pa yan. BL kayan. Oh, yes, BL. Pero, not really that descriptive since I don't want to make readers uncomfortable kasi sino ba gusto ng BL dito sa community? Present. Comment below. Present. Naalala ko tuloy yung una nating interview kay Hero. Ano yun? Ano yun? The part? Don't worry. Di naman yun as in explicit. No probs. Mm-hmm. Which is since, great. Ano ba yun? Girl, so, which is great. In a way. Which is great. Kasi, ano, karamihan ng mga BL ngayon, as in, naglalaplapan. As in, yun yung mga typical na mga BL right now. Like from webtoon to ano yung manga toon, etc. etc. Parang yung feeling, yung like, yun lang ba ang context? Ayun lang ba talaga yung pinaka-insights ng BL? Even yung mga yaoi. Then, yaoi. I think yung, ano ba yun? Ano ba yun? Yung pinofocus ng mga yaoi artists or mga BL artists na more on the passionate side sila ng mga gay romance, ganun. True. Mostly, ano ba yun? Naging fetishized na ata sila. Ganun. Mm-mm. Like, ano ba? Mga incorrect na mga ganun. You know, alam mo na. Oy, magiging etchy night sa to. Hala, wag. Wag na. Bago tayo lumipat, I just have one question. If it's BL tawag niyo for that kind of a content, what's the new slang or new term for the other way around? Kagaya ng Manila Chili Stories. Ano yung... Ano? GL. Po? GL. Oh, girls love. Hindi, lesbian pre, lesbian. Yeah. Akala ko oyster sauce eh. Anong oyster sauce? Ano ba yan? Eh, oyster, tas malangke. O, di ba? Okay. My God. Welcome to Etchy Nights, guys. Kantunan pa lang ito, guys. Gusto kong basahin yung nasa series na ano, eh. Dusk Till Dawn, Rose and Night. May script doon na eh. Cause I wanna touch you, baby. And I wanna kill you, see? Song pick. Baby, I am right. Pasingit ang isa? Ay, ano, kanta yun ni Sia tapos ni Zane, right? That's one of my faves. Kay Momo Cringe and kay Kuya Shiro, yung ano? Later for Etchy Nights, you know what to do, kaya Master Dubber, yeah? Alam nyo na gagawin, later tonight, yes? Oyster sauce! Oyster sauce! Ayan, teka.
baka magbago tuloy yung pagtingin nyo kay ano sa bote ng mamasita oyster sauce. Ayaw ninyo na word Worcestershire sauce. I cannot pronounce that. Ang hirap. Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Yung spelling niya, but ang pronunciation is, I believe, Worcestershire. Worcestershire sauce? Hmm. Ooh. Interesting. Kasi yung pronounce ko eh. Sauce. As you read it, basta yung maalat, yun na yun. Yun na yun. Maalat na lagkita. Ah, wag ka nagiging etchy nights na to. I'm sorry. Like, hindi pa 12, guy. Oo nga, napapa-accelerate yung schedule natin. Ano ba? Atat? Ano ba naman? Kasi ba naman yung comment section natin? Naging edgy nights yung comment section natin. Comment. Nagiging first comment. So, na-carried away ako eh. Nadama. Sabi ko, coming from Ham Ham. Binabayo ng espada, kaskasan pang sa babae. Stop muna. Wag muna mag-eat nights. Wag muna. And sabi ni sa akin ni Momo Chris, ikaw sir Mike, tahimik ka naman sa edgy nights eh. I can have fun observe. Pixel Adja, papromote ka from Tapu Max Omega. Pixel Adja, walang update sa webcom pero basahin nyo pa rin kasi madami daw cameo. Alright. Oh, sana all marami cameo. Char. Walang ganap sa vampire team. Ako yung president. Tapos patay na. Nag-hibernate kami. Marami biyakos. And series. Untamed. The Untamed. Coming from Jonathan Oliver Alarilla. Alright. Next. Let's go. Alright. So, ito na. So, ano yung tawag nun? Na-notice ko din sa Rose and Shadows. You mentioned about facing your fears and stuff. Yes. Ayoko mag-spoil, pero kailangan to. It's actually explained. Go ahead. Para mag-interest. Kailangan natin ng konting spoilers minsan para magkaroon ng interest ang tao. Kailangan natin ng konting spoilers. Hindi yan may iwasan. There's a scene na parang yung isang character, kasi dalawa yung characters nun, si Henry Tudor, tapos si Temu Basha. So, yeah. Ganito. Si Temu, si Henry is very, very, confrontational. Which is, parang nakita ko as, para siyang defense mechanism niya. Kasi takot siya i-face yung world at the first. Kasi like, he's very sheltered, kasi he's a prince. And bigla lang siyang tinapon sa isang town ay isang para i-govern town ba yon ng queen, tapos yep. Like he doesn't know how to rule things kasi like he's too sheltered. Meanwhile si Atemu parang hindi lang siya umiimik pero deep inside he's screaming, he's basically panicking inside. I love the contrast of those characters. And what do you think, nakalimutan ko yung question ko kasi na-ano ako nun eh. Pero may scene din si Atemu, parang gusto na lang niya is to run away from things even though, what encouraged you or inspired you to, kumbaga, ilagay ito sa personality ni Atemu and ni Henry? Okay. Go on. Yun. What inspired you and ano yung nakapasok sa isip mo at first? And why do you decided na yun yung magiging persona nung dalawa, na one is like confrontation siya as a defense mechanism and yung isa is just being silent or like running away as a defense mechanism when they face problems? Ah, yes. No, I remember. Yung tema ko, yung na-inspire ko nun is yung hot and cold na team. Yung isang character is very much hot-headed tsaka tigas ng ulo. Yung isa naman, chill lang, pero deep inside, parang gusto niyang, ano ba yun? Imol na lang yung isa.
Ganon. Yun yung sa naisip ko sa una, pero para kasing cliche eh, kaya yung ginawa ko is, yung isa is naging defense mechanism niya na lang niya yung pag snap sa mga tao dahil di niya gusto na andun siya sa town na yun. Yung isa naman, di umiimik dahil, ano ba yun? May past kasi na may past siya na ayaw niya i-reveal. Kaka parang na-traumatize niya. Kahit yeah, that's what PTSD does to some people. Dalawang magiging route ng na matatake if you have PTSD. It's either you're gonna be silent or you're going to be very aggressive, right? Usually, yung PTSD is very complex. So, prefer ko is emotionally traumatized si Atemo. Emotionally traumatized. Not really PTSD since yung extreme na ba yung PTSD kasi eh. Alright. I stand corrected, which is great to know. Which is great to know. Kasi, ano. And, that's the thing na gusto ko ipakita sa mga potential readers ng ano na. Kailangan nila abangan bakit nakaganon si Atemo. Bakit nakaganon si Atemo from the... Kasi minsan, alam mo, sinasabi mo lagi na parang ang simple nung kwento. Lagi mo dinadoubt yung story mo, to be honest. Na like, you're like, napaka-simple nung characters. Girl, the simplest things created a big difference. Kasi kung anong point naman yung super detailed na story if yung kwento is very mababaw. Ang story mo is, yes, it might be simple on the surface, pero the more that you dig into the episodes, the more you dig into it, the more maintindihan mo, wait, there's something looming behind, underneath. Tapos, parang, alam mo yung feeling na, everyone is sus. Parang naglalaro ka ng Among Us dun sa story mo. So, totoo, parang yung reader, ikaw yung crewmate na hindi mo, parang si Atemo tapos si Henry, okay na, automatic na silang crewmate, pero the rest, sus. Well, yeah, the one is suspicious. Yeah, one is an imposter. Basihan nyo yan sa real world. You don't know your real friends in. Ayan, speaking of real world, we have a very nice question sa ating comment section. Wow. Coming from Momo Cringe. Sure. Yun bang personality ng two main characters mo is somehow part ba ng personality mo naman? Or malapit sa'yo? Okay. Okay, so to answer that question, yes. Mm-hmm. Malapit sila sa personality ko. Okay, so ano ba yon? Si Henry is yung high school self ko, basically. Isa kasi akong mainiting ulo na bata eh. Saka si Atemo is... Yes. Saka si Atemo yung senior high school self ko. Oh! So, yung pinaka-closest niya. Na siya. I see. So, what's the term I'm looking for? You personally had the character development ng dalawang characters mo, if I might say that. Yung characters, yung personality ng characters mo is like, yun yung naging character development mo as a person. Pwede ko po sabihin na papagano? Wow! That's great. That's really nice. That's really awesome kasi speaking for myself, I never had that. Maybe you just have to dig deeper lang. Ganun. I'm still the same nung person nung kagaya probably nung high school. Ano nga Direk Mochi? Probably si Direk Mochi din eh. Kung ako, hello, Direk. Direk, okay ka lang? Okay lang. Naubusan na ng kape, kaya medyo bumagsak yung energy ko. sabihin ko. Ang character development, since birth, ganun na din ako eh, hanggang ngayon. Wala nagbago eh. Same, same sana lang. Sana all.
Hashtag Gapis Tribe. Shoutout. tamad ako noon. Hanggang ngayon, tamad pa din ako. So, ouch. Aray. Tamad din ako. Oh, yan, yan. May tanong daw si Hami. Okay. Oh, man. Bakit si Hami? Sorry about that, but it's for Hero. For sa akin? What? Bakit daw nag-cosplay ka ng Samurai X? Sandali. Na-off yun. Oh, dali. Ate, ano? I mean, depend me. Charot. Hindi. Oh. Ano? Depend me. Charot. Sorry, cosplay daw. Kino-cosplay ko daw si Kenshin Himura. But I'm intending to ask din yung question eh about dun sa ex, dun sa Martin. Yes. Oh, I mean, explain. Yes, it. Please. Okay, wait. Okay, muna. Basically, the markings is may meaning siya. Hika or para sa kayo. Nine ba yun yung reveal? Yeah. Episode 9 yung reveal. Episode 9 or 7? Yung ending na... Episode 9 nata yun. Yung ending is... Na-remember nyo? Yes, yung ano ba yun? Welcome, Ruler of the Shadows and Master of the Wild. Oh yeah! So, yeah, that one. Yung tattoo na yun. Yung tattoo na yun is like symbol kung ano ang status nila in the magical world. Ganun. Which is interesting. Ito yung isa din na na-notice ko din dun sa Ras. Yung first na lumabas yung mark sa mukha ni ano ni Henry, everyone started to fear him. Kasi, kumbaga, people have this fear of the unknown na hindi nila alam kung ano yung mark me. Is it an omen? Is it a good sign? Is it given by the gods? Or like, is it a curse? Alam mo yung ano, yung jerk reaction ng mga typical tao na kung nakikita sila ng something strange in the world, ang una nilang nilalabas is fear. Which is natural, I know, but however, people tend to overreact. And it is very, ano, it is very, tawag na, well explained, well shown dun sa story. Kasi may, spoilers na ha, spoilers na to. May scene doon na like, nawala ng control si Henry ng powers niya. Tapos people will be like, oh damn, are you the devil or something? And like, ano, parang hinabol siya ng mga mages, knights, everyone na may powers. Nakala nila Henry is a threat. Henry is like someone working for the dark side, kumbaga. Which is, I found it very sad na there are people na, who knows, may mga real life, like say, may mga facial scars. People, yung mga tao may facial scars or tattoos, first na interpretation nila, na pagkita nila, like, okay, this is gonna be a threat. Kasi it's out of the ordinary. And I like it na, some part, and starting na siya actually sa Rose and Shadows na Henry is having his place na into yung sabi yung sa magical realm, magical world na is parang status siya na hindi naiintindihan ng mga normal na tao. Parang I think doon din na-explain na parang in between kasi para sa akin ang magical world ng Ras is parang the supernatural na parang the two are stepping in between the lines. Yun ang na-notice ko doon. Am I correct? Yes. Since like based ito sa reality and fantasy. So parang ano ba yun? Na-mix yung supernatural mga elements sa real world. Ganun. Saka, who knows? Magic is everywhere pala. Hala. Mm-hmm. And speaking yes. of something magical, since malamang nadinig ko nang umubo si Direk. Direk, coming from Resty Boy Solano, 100 stars pang coffee mo daw. Wow! Thank you very much! Kaya ko na. Thank you.
Blackout. Ano ba yun? Ano nangyari sa data ko? Blood, alam. Ayan, let's do some reading sa comment section. Parang in real life na daw, speaking of yung kinakakotan, pagka daw may tato sa iyo, iba daw ang tingin sa'yo. Mm-hmm. Coming from Ham, and dati tinato po yung tatos na pagkain na napalo ako nito. Iba yun! Iba yun! Masarap yun! Sa mga favorite dish na high school ako. Tatos. Speaking of tattoos, of something like that, what's your opinion on it? Personally? Sa mga tattoo po? Yes. Okay, so personally, okay naman ako, pero I won't get it for myself since ayaw kong yung skin ko. Sana, gusto ko sana, pero ayaw ng pamilya ko eh, so mm-hmm. it's a no-no for me. Pero kung sa ibang tao naman, support naman ako. Besides, tattoo is like a symbolic na yun since the dawn of time. It's a symbol of status. Ng mga datos, mga rahas, at mga maharlika, ganun. Mm-hmm. Parang yung actually, parang yung po yung kay Wang Wood. Maganda yes. ka kung may tattoo ka. Well, different parts of the world view it differently. Mm-hmm. Like take for example, on some cultures, having a tattoo means you were sold to slavery. Mm-hmm. Yes, some. Yeah. Yes. Meron din yan. While some are tattoos because they are refined warriors. Saka meron ding iba na mga criminal ganun. Sa Japan yung inilalagay dito na ano na tattoo para makita na okay, this person nasa so in, may record. Mhm. Na-ano ko yun sa ano ah. Nakita ko lang yung sa Demon Slayer, tapos pag-research ko yun. Ay, may ganun pala. May tato ka ba, Amy? Yung ano, yung si Akaza. Ha? Meron kang tattoo. What? Do you have a tattoo on your skin? No, I don't have any. Wala. Yung tattoo ko lang, mga pasa ng mga sa arnis. Well, that's something you could be proud of. Like I always say, scars are like tattoos. They just have better stories. Yep, true. So, sa work for me, that's how I see it. So, sa work ko po, yung tattoo nila is up to your interpretation. Criminal ba sila? Sa behavior? No, depende na sa inyo. For me, tattoo is a form of art. For me, it's an art form. However, iba-iba lang talaga yung interpretation ng bawat cultures. Pero, if I were to be asked if I would get a tattoo, not really, kasi like, ano, number one, ayaw na, same kay Imee, ayaw na family ko. Number two is, parang medyo icky sa feeling na minsan, there is a point na on your life na parang ayaw ko na nitong tattoo na to. Parang ayaw ko na nito. Parang ganun yung vibes. So I was like, I'd go for henna. Henna lang. Henna, okay lang. Pero, and also, it's like, that, ano, you're afraid of painful. Having buyer's regret. Ikaw, Direk Mochi. What's your opinion on tattoos? Huh? Para sa'yo. Anong opinion mo sa tato? Saan tato? Ah, yeah. Sa tattoo. Sa pagkupatato. Getting one. Kung trip nyo, go. Kung ayaw nyo, di wag. Ganun lang. Eh, di doon. Oh. Alright. Yeah, that's interesting. Okay. Yung sa comment section, ano yung sa tingin ninyo? Would you get a tattoo? Oh, ayan. Comment section. Okay. Do you like to have a tattoo? And anong kasing tattoo? Kung gusto niyo magpatattoo, anong kasing tattoo yun? Ano yung ipapatattoo niyo at saan? Saan? Shout out doon sa nagkwento nung ang pinatattoo daw ay sa kung saan ay welcome to Jamaica, enjoy your stay. Char! Who else? Char!
Okay. Oh, ayan. Let's continue dun sa nasa sa listahan ni Hero sa kanyang notebook ng kanyang questions. Wow! I just, wait lang, asan yung question? Wow, pinag-prepare talaga. Yes! Ang question yan tungkol sa iyong ano, sa iyong work, sa iyong series. Kasi, you know, I'm a big fan of, I don't know, I wanna claim this, but I am the number one fan ng Roses and Shadows. Tanong ko lang kay Imee. Imee, taga saan ka sa Pinas? Sa may accent kasi ng Bisaya eh. Okay, sige. Tagalete po ako. Tagalete. Saan sa Leyte? Ormoc. Ah, Ormoc. Yep, Ormoc. Ormoc. Oh, lapit. Oh, ito na yung questionnaire ko sa you, girl. Yes. Okay. Here we go. Ito yung questionnaire ko sa you, girl, ha. If you publish mo in case sa KNT yung Roses and Shadows, kung kasi ang KNT nagpa-publish din sila ng mga novels, yon advertising dito. So nag-offer halimbawa sa maganda tapos na yung series mo halimbawa, or like in the middle ka na, and like KNT offered you to publish your work on them, sasali ka? Are you going to publish it? Maybe after sa maraming mga revision tsaka yung na-fill-in ko na yung mga plot holes, baka ipapublish ko yun. Wow, ako ang unang bibili niyan. iipunan ko niyan, girl. I would love to have that. Okay. Baka madami pang ma-add kasi ng mga chapters na di ko alam eh. Tsaka, which is great. Since, ano ba yun, yung mga chapters ko ngayon is pulled out from ideas lang naman, like mga basic, simple na mga things, ganun. If saka, basic, simple things. And a lot of imagination. Simple things. Saka mga imagination, right, so, at inspiration everywhere. Wow. So, speaking of inspiration everywhere, agree ako to the point na meron, actually, na-experience ko din to. Try going outside for kahit may pandemic. Try niyo at least lumabas ng house. Actually, guilty ako nito. I'm just stuck here my entire life. Kasi, kung ikayo mag-ano ng books or like gago kayo ng comics, hanap kayo ng inspiration, try looking outside. Even mamintana lang kayo, baka makakuha kayo ng reference or something. May parang nakainspire. As simple as a flapping bird. Can give inspiration to people. So, yeah. So, ito sunod na tanong ko sa'yo, girl. Alin dito. Alright, so kung, let's say natapos mo na yung RAS. Okay na, nakapublish ka na sa KNT. So, ano sa tingin mo naman yung susunod na kwento na gusto mo naman i-explore? Kasi, this is all about RAS is all about facing fears, fluff na BL and basically a nice fantasy story. Ano naman yung genre na gusto mo naman i-explore next time? And you wanna work on? Tatating ko na. Maybe yung sa slice of life, tsaka yung mga ano pa, yung walang magic na world, ganun. Or who knows? Baka yung sa mga supernatural na naman. Which is depende yan. kasi maganda, like, minsan kung gumagawa ka ng one series, pero it's fun na mag-touch naman ng another genre. Speaking of genre, girl, marami ang genres, di ba? Like, comedy, action, hard drama, horror. Mm-hmm. Alin doon? Tinanong ko na to kay Rin Senpai last Kantunan. Ano sa tingin mo ang pinaka top tier mong genre na most likely mong ilalagay sa series mo? And ano naman yung genre na parang very touchy and parang ayaw mo ipasok doon? And why? Ano yung pinaka gusto mong genre? Tapos ano yung pinaka-list na gusto? Okay, so yung pinaka-gusto ko, first is yung action.
yung action. Nice. Second is yung romance. Third, yung fantasy. Then, yung pinaka-ayaw ko is yung horror. Horror? Ayaw ko ng horror. Oh my gosh. Pasensya na. Mika ko niyan. Girl, pasensya na kung medyo na-shook ka ng ibang episodes ko. It's gore. Mahina, na-notice ko mahina ka din sa gore, right? Yes. Na-notice ko yun. Kasi like, parang medyo nag-aalangan ka ba sa akin? Sa mga okay. Death scenes. Usually, kasi ganun, ganito. Death scenes are, sa tingin ko, yung death scenes are not supposed to be prolonged. Yung emotion mo yung ginugugol, di yung disturbing na fact na namatay. Like, mm-hmm. Ano yung ma-feel yung ng mga readers, ganun? Anong ma-feel ng mga tao around you? Yun yung kinatakol ko. Yes, great. Now that you mentioned it, it's really great opportunity na as a creator and as a comic or a novel writer, you have to consider the feelings ng magbabasa. Kasi yung iba, like, drawing lang sila ng drawing or sulat lang sila ng sulat, hindi nila kinoconsider yung feelings ng magbabasa. Kasi, you know, I know, everyone has different opinions and emotions on your story. However, there is this majority, parang predictable na majority, na ano sa tingin yung magiging expected mong reaction nila regarding that thing. For example, yung isang part sa Roses and Shadows, yung part na yung sinabi yung sina yung the master of the wild ba yun? And ano, master of the yung isa yung ka-atemu? Monarch of the Shadows at Master of the Wild. Monarch of the Shadows. It's very shocking. And yun yung pinaka-expected kong scene, expected ko na expression din ng iba, which is very shocking. Pero meron din iba na magsasabi like, wait lang, bakit tinawag silang ganun? Anong, bakit? Parang, instead na shock lang na like, wow, amazing! Parang ganun, may iba na ma-amazing sila like, why are they called like that? And that's good thing na, now that you mentioned about it, and parang mas marami nagbasa nung Ross after nung episode na yun. Parang marami nagtatanong na like, bakit ganun yung title nila? Ba't tinawag sila nung chief na ganun yung pangalan nila? Even parang ilang months lang sila dun, right? Ilang weeks lang sila. Two months to three months lang. Like, for me, it's a short while to be called like that and to get that respect. Kasi like, bigla ka lang nag-eat-in dun sa tribe nila. So, I like it na, balik tayo dun na, I like it na, yun dapat na isa sa mga consider sa mga, mga creators. Dapat consider the feelings ng mga tao. wag kayong mag-isiyama raut, okay? Wag kayo basta-basta mag-isiyama raut na biglang papatay ni Sasha. So in a way, ano ba yon? Yung death mo, it has a purpose, di lang yung senseless na killing. Ganun. True. Parang wag mo patayin yung character kung walang purpose or anything unnecessary death. No. Wait lang, hindi naman, it's necessary. Now that you mention it, is it necessary? Napaisip ako, wait lang, necessary bang pinagutan ko si Vlad? sa akin, as a writer. Napaisip ako na sinabi mo yun. gusto kong patayin yung character kasi tinatamad na akong gawan siya ng backstory. Patayin na lang natin, kakatamad na rin. Dami pang ano. For the sake of plot na lang. Oo, ganun. Patay na lang. I-clean yung plot. speaking of palibagong plot, pasingit lang ng konti yung ating comments section. Sure. Like, umpisahan natin. Madami yung, may mga ilan dito na sumagot dun sa question natin ng kung kayo magpapatato, saan yung ipapatato at ano yung papalagay ninyo? And we have here, all right, coming from Hami.
ma'am, why? Pero alam ko na kung ano sasabihin nito. Okay, what's your guess? What's your guess? Wait lang, parang it's either mag-ani sa puwet. Ano kaya ang filter section na bawal si Hapang? Ano, ano, una niya sabi, tatuto na take 5 pesos na binabasa ng cookie. Ay, and ipapatato niya daw. Sa leeg, I love corpless. Okay, that's coming from Hami. Now, another one right here is from Joshua Resch. Okay naman daw ang magpatato, just make sure lang na okay sa skin mo kasi baka daw irritated. He tried daw dati yung kay Jean Kazama, so I guess he had an irritation or something, or maybe it's the other way around. For Momo Cringe, mas prefer niya daw ang henna tattoos, kagaya na mention ni Hero, kasi she has many things to express. So, kulang daw yung balat niya kung magpapatato siya ng real tattoo. So, kukulangan daw yung, siguro ang dami niya gustong express. Kaya kulangan yung buong balat sa buong katawan daw niya. And one more thing, pasingit yung stars coming from Admin JP. Thank you, bro. What's up? Oh, magandang magandang hating gabi. Kailan ka babalik? Kailan ka babalik? And shout out sa isa pa naming kapatid, Ed Mac. Magandang gabi sa iyo, brother. Miss Dian. And good evening. May question ako kay Aimee. Gano'ng kalayo ang San Roque Leyte sa Ormoc? San Roque Leyte sa Ormoc. Mga ilang kalabaw yung sasakyan dyan? Ilang bus? Ilang ano? Parang San Roque Leyte, no? Yes. Parang ilang mga oras? Maybe malapit magwa one day, guro? Oh, malayo-layo pala. Parang doon daw kasi yung province ni Momo Cringe. So, baka magkasalubong kayo somewhere down the middle. And we have somebody right here saying hi to both of you. It's Marwin Muega Mandak. Hi, I'm in Hero. Hello! Hello, partner. And of course, we have here yung nakakagulo sa ating comment section. Sponsored by yours truly, Ham Ham. Ayun na naman, Ham Ham. Usapang tulog sila. And ito, sabi ni Korong, basta kami sa Owls, support kay Imes, kahit mababagal ang net o walang load, support daw. Yes? Sana all support. Sana all support. Yeah. Sabi ni Ray Mark. Sana all. And then, ayan, nakaka-satisfied pumatay ng characters. Okay, moving on to sa death part. Nakaka-satisfied pumatay ng characters story. One less character to worry about. Okay, may makakasunod si Eric Mochica. That's coming from Koro. And one last thing. I saved this question. Ooh. Probably disconnect siya. But ayan. One day ang biyahe, grabe ang layo. And we have somebody here sharing, Giancarlo Velasco, yung main character niya daw. That's okay. It's okay. Yung kwento ng kaharing entity ko is based daw on real life. Now, balik tayo sa sinate ko na question. Since, welcome back, Ivy. Ito yung sinate ko na question. Regarding sa character development and character design, ano daw yung naging inspiration mo para sa main characters mo? So, why is it red and lilac na color ng head? Si Rose head tapos sila lilac. Okay. So, yung sa title ba? Yung bakit yung ganun? Sa color. Why do they look that way? Or something like that. Sa itsura nila. Okay. Mahilig ka sa bulaklak. Para ganun. Oh, and one more thing. I like to say shout out to Lilith Black. Yeah. Shout out. Okay. All right, go. Okay. Lilac and red. Okay, so yung naisipan ko kasi noon is why not make a world na flower theme pero nagtatakol sa real life din saka ibang elements ng mga ano ba yon, yung city ganun, may wood, may stone. Tsaka may mix din sa dalawa.
Pero yung all around the world nila is puno ng mga flowering trees, mga flowering garden, ganun. Saka, ano yun. So, yung mga insulto nila is yung na-pick up nila yung sa mga flowery language nila. Yeah. Lilac head tapos rose. So, kung sakaling may maliligaw sa'yo, bigyan ka ng bulaklak na lilac at rosas. Okay yun. Usually sa'yo. Yung... Yes, pwede. Yeah. Okay, doon po sa nasa sa baba dyan. Take note. Take note. And also, kasi yung sa... Yung color palette nila, yung sa buhok nila, yung red kasi represents royalty. Tsaka yung purple din, royalty din. Yes, so, kaya, I told him na, why not? Fun fact. Fun fact, it's a naging royal color ang purple kasi it's very hard, noong medieval era, it's so hard to get purple na only mga royals ang nakaka-afford. Kasi yung kunay ng purple is actually extracted from snails. Hindi, actually, suntukin ka lang, magkakaroon ka ng black eye. Yeah, snail dye. Oh. Diba? Pag sinuntok ka, diba? May ano, may violet ka sa... Yung pasama, maging violet. So, if I'm not being rude to ask, Imee, single ka pa ba? Yes, single ako. But not available. Hindi available. Hindi available. In a relationship with Arnis. Yun ba yun? In a relationship with the Arnis stick. In a relationship with martial arts. In a relationship with writing. In a relationship pa din sa drawing. Marami relationship. In a relationship. Single pero busy. Ganon. Single pero busy eh. Shout out din pala sa mga LGBT na mga community dyan. Dinong mo pala si Koro. Ang manliligaw daw sa'yo, kailangan kami. Daw 1K. Aba? Ha? Mura lang yung 1K para ibigay sa Nino. Wow! Wow! Hoy, ano to? Bintahan? Potion? Ano? We have 1K over there. Oh, mga comment section dyan ng mga single din na lalaki. 1K lang daw. Bet na kayo. I'm betting 3K. 3K na kagad. Betting 3K. Hoy, dito. Black market. 3K. Bentahan daw ng dangal eh. Okay. All right, let's move on. Yung mga dumadaan sa isip ko, pang edgy nights bigla. Ay, wag muna. So I have to keep it in. Magising yung pusa kay Mantao. Gising yung pusa ko. So, okay. Okay, next. Wait lang. Kailangan ko mag-relax. Okay. Relax. Ganun. Save it for later. Inom tayo. Oh, yeah. Mamaya na. Inom muna. Chillax. Break muna. Ayan. Habang nagbe-break, drink water. Magandang gabi sa nahuli. Jane Angela Arts. Kamusta? And we have here, nanonood na din currently si Master Dubber. What's up? Cedric Perez. Pierrek. Si Hank. Andun si Hank. Cedric Perez bet daw niya is 1 million. Oh, wala na, finish na. finish na. Suko na ako. Eh, hindi nga available eh. Okay naman. And yun yung comment naman ni Momo Bridge. Single but not available. Rawr! Ang sexy. Alright. Sandali. Since naglalag na naman yung data ko. Mm-hmm. Oh, it's okay. Take your time. Sa mga nais niyang maligaw, magpasa ng data para kay Imee. Yes! Magbigay ng data. Sinong willing dyan magpasa ng data? Game! Yung inyo daw, inyong ibabayad or willing na i-shell out for the auction, send us load or send us GCash or something. Load.
Teka lang, ano bang number ni Aimee? Oh, Direk, baka gusto mo ilagay sa screen yung ano, yung number ng pagpapasahan. Yun nga rin, tanong ko. Medyo personal na ata yun. Baka magalit si Aimee. Anong ginagawa niyo? Ah, gusto mo ng load? Ah, i-comment down mo kung ano yung real number at hingi tayo ng load sa ating comment section. I send. Tapos ginawang text mic na, no? Papalit na SIM. Uso pa ba yun? Di na uso no, text mic eh. Messenger na. TikTok na yan. May messenger oh. Messenger na lang. Messenger na lang. Message na lang kayo. Ayan. One chat oh. Away. Oh, yeah. 20 dirhams daw yung isa, oh. Ah, lupet. Dali si Ham. Mama, may chat niya si Ham Ham. Alam na this. Si Ham Ham magcha-chat niya. Alam na. Alam all right. Na. Alright. Here's the speed round for you. Yeah, speed round. May speed round ako sa'yo. And magbigay ka ng limang facts about your series. 5 facts. Okay. Spoilers to. Go okay. Ahead. It's alright. Fun fact. Yung isang, may isang karakter natin na royalty. Second is, ano pa ba? Ang daming para royalty sa Russ eh. Ang daming royalty sa Russ. Dali. Madali. It's okay, take your time. Wait a minute. Yes, maraming royalty doon. Basta may isang karakter na royalty doon. Mas spoilers pa. Okay. Second is, there are gods lingering among them. Fourth, no, third. Mga, yung mga tribal na people is descendant from gods. Ooh, interesting. Yung fourth naman is, may isang kingdom na connected doon sa Antea, sa Kira. May connected siya na kingdom. Parang thousand kingdom, ganun. Oh, pero alliance. No, di pa sila alliance. May border sila. Oh, I see. Fifth is, inspired yung name ng character ko sa War of the Roses tsaka sa Yu-Gi-Oh. Ganun. Yu-Gi-Oh! Si Atemo! Ito, pero may ano, speaking of Atemo, yes. and his lilac hair. Oops na ba? Yeah, it's great. Yes. It's great. Actually, it's yung awesome. First four na binigay mong inform na facts, it's... Yan lang. Ngayon, mapapaisip yung mga kantunan, oh, ano so. Natin, readers, viewers natin, kung, what is she talking about? We should read. Ganun. I like that. Ah, speaking of Atemo, may gusto lang ako i-clarify kasi go. Alam ko, actually hindi lang isa nagsabi nito sa akin. May mga other friends ako outside WebKom na nire-recommendan ko ng Roses and Shadows. And I was like, ito yung gawa ng editor ko. You should read it after mo magbasa ng Cyra, ito basahin mo. Tapos tanong nila sa akin, ano to? Spin-off ba to or rendition ba to ng Cyra? No, it's not. No. Siguro na-confuse sila kasi parehas purple lang hair ni Vlad tapos Atemo. Doon nga sa mga fan arts ko, parehas yung kulay na ginagamit ko sa hair ni Vlad tapos Atemo. However, iba ang story ng Ras, iba ang story ng Cyra kasi ang series all about yung Cyra the Vampire Class, alam naman ninyo na vampira yung mga characters. And number two is that the two are straight. So, Moe and Vlad are straight. However, ang tinatakal ng series is about social inequality, social classes inequality. Ito sa Roses and Shadows, tinatakal nila is yung person facing personal fears and how to face the world during addressing those fears, which is a huge different stuff. Number two, as she mentioned before, it is BL. And what's another thing about this is that naiinis ako. Actually, naiinis ako noon. Bakit niya sinasabi na similar sa akin yung ano? Sabi ko, no, it's a unique story. Kaya nga ako, actually, hindi ako nagbabasa ng novels.
ito nang na novel ni Imee yung nakakuot ng attention ko. Kasi her attention to detail. Number two, yung quality nung, you know, attention to detail, the quality and yung personas ng characters na mafe-feel mo, makaka-relate ka sa kanila. Ang pinaka, actually, I'm nababalance ako sa dalawang, sa personality ng dalawa kasi nakaka-relate ako dun sa dalawa. I don't know sa ibang mga readers, pero for me, the reason I really like Roses and Shadows is that si Atemo and si Henry, parang kalahati ko sa like Atemo, kalahati ko sa like Henry, and like, parang nafe-feel ko yung pain nila. And you, that's the magic of ganyan na writing. And I'm very amazed kay Imee kasi on such early age, like, how old are you? Like, you're 18? You're 19? Yes, 18. You're 18. It's such an early age. Nakagawa ka ng super detailed and descriptive story na some probably wasn't able to make. And very, very publishable material ang rest, to be honest. It's very underrated. In my opinion, it's a very underrated series. And I wholly recommend this series sa inyo. Kasi baka mag-iiba yung perspective ninyo sa mga novels. Kasi ako, I'm not a novel person, novel kind of gal. Pero parang nagbago yung perspective mo. I should read novels sometimes. And sana it could, it can be a way for you to explore. Yung lang yung iba, alam ko, may mga tao na hindi talaga sila mahilig sa novels. And hopefully, sana yung novel ni Imee can inspire you to read. Not just watch anime and stuff. Kasi it's another form of art. It's a literature. And yeah, it's a very underrated and sana marami ang makanotice sa Roses and Shadows kasi ang laki ng potential niya, to be honest. Maraming marami din yung pinag-recommended ko na nagbasa. Like, ang taas ng potential nito. You should keep on drawing. You should keep on writing. And, oy, another thing, ang ganda ng anatomy nito, Imee. Ang ganda ng mag-drawing niya sa anatomy. Sana all. Sana all. Hanggang sa siya lang po. Sketch. Okay. And speaking of sketches, may Romel request sa ating comment section. Kasi a while ago was pinakita ni Direct Moji yung ilang sa mga photos ni Imee. Now, mabalik tayo dito sa ating comments comment section. Sabi ni Momo Cringe, more pics pa daw ng ating guests. Ang cute mo daw. Ayan. And then, sabi naman ni Ray Martins, tama na daw ang kakristo, Kuya Mochi. Baka ma-inlove kami. Okay. And, magandang gabi sa ating kapatid, kay Len Jotsky. So, bro, napasarap daw siya ng kanyang ginagawa kanina. So, Kuya Mighty, you hear that? Okay. Yes, to answer yung mga magiging follow-up questions, yes, buhay pa po yung gumupit sa akin. Alright? And sabi naman ni Korong, oy, Kuya Mochi, parang binebenta na daw. So it's like, Nahanga lang kasi ako, nahanga lang. Alright, alright. And speaking of kahanga, I guess yun yung dahilan kung bakit may nag-send ng 50 stars coming from Joshua Reyes Lupas. Thank you so much. Thank you so much. Oh, thank you po. Nadagdagan yung pangkape ni Direk. Alright. Okay. And, yan. Magdodrawing na daw ulit si Master Dubber. I guess meron siyang ongoing na project. Yes. And, smooth coming from Complex. Have fun and good luck yan. Good luck sa pag-drawing mo. Kaya mo yan. Yeah, last night yung humingi siya ng mga recommendations dun sa anatomy niya sa akin. Like, bakit ako? Pero I see na super into that. Kaya go lang, Kuya Eric, you can do it. Support kami. So, okay. Speaking of drawing, speaking of sketches, have you ever considered turning Roses and Shadows into a comic? Kasi may mga, kasi na-notice natin ngayon, karamihan ng mga novels, mga soft novels,
nakikita ko sa webtoon, meron na silang mga comics, mga webtoons. Ikaw, kung babigyan ka ng chance na gawing comic ang ano, as in full comics yung Roses and Shadows, are you going to agree making it or you're gonna take a while or what? Ano sa tingin mo? Well, if ever na ma-improve yung perspective ko sa ano ba yun, sa mga body proportions saka sa anatomy, maybe I'll consider it na I'll make it into a comic. Who knows? Maybe in the future. Yes! Wala lang! Who knows? Multi-talented. Baka ano, baka makita natin yan sa... Yes, she is. She can draw, she can sporty, write. Sporty, witty. Yes. Nerd. Magaling ka magluto? I'm a nerd. Yes, marunong po ako. Oh. Magaling ka magluto? Maglinis ng bahay. Yes. Yes! Yeah, oh, diba? Kota mo, saan ka pa? Alam mo ginagawa mo direct. Ano ba yan? Kapag may mga hold up sa'yo, may mga artist na doon sa hold upper. Oh, magaling magluto. Pwede din naman na... Pwede din naman yun. Lutuin mo na lang sa... Lutuin yung hold up. Diba? Pwede naman lang din may... Ano ba yan? Yung hand-to-hand defense. Pwede naman doon. Hand-to-hand na lang. Ang cute ng boses. Ooh. Hey! Cute! Thank pwede you. Pwede ito mag-VTuber. Pwede ito mag-VTuber. Uy, wa- oo, pwede ito mag-VTuber. Di ako marunong. Di ako marunong. Pasensya na. Yung mga pwede comment niya section natin, napatahimik eh. Hindi makapag-type dahil kasi medyo na i-starstruck kay Imee. Oo nga. Sa ano all, na-starstruck. Thank you, para. Thank you. Nagsistay ngayon sa comment section. Keep on drawing, keep on writing, and keep on fighting. Yes. Kaya niyan. Niyan pangarap ko. Since ang dami-dami mong talents at dami-dami mong ginagawa sa buhay, paano mo naisisingit yung pagsusulat? Oh, that one. I stay up late writing hanggang alas 3 ng umaga. Para schedule namin. schedule namin. So, saan ka nagsusulat? Isinusulat mo ba sa notebook o diretso type sa keyboard? Diretso type sa keyboard po. Oh, keyboard. Hardcore! Sa ano? Tsaka, ano, yun, around mga 11 to 3 yung inspirational na imaginative na ito. Same. So, ganun oras active yung iyong imagination. Oh. Ano siya? Yeah. Night owl. Literal na owl. Owl. Kaya nga owl drive yun. Eternal. Eh. Oh, mga nocturnal. Kasi mga nasa owl drive. Nasa owl drive din ako eh. Eternal. Pero medyo temporary visitor ako na hindi ko alam kung ano. Pero since I write novels, and mahilig ako sa novels, actually I'm reading one right now, light novel. Yun. Oy, Kuya Moch, bata pa yan na. Oo, di ba mahilig ako sa loli? Ano ba kayo? Nakakala nyo ba isa na si Tereka? Aminado yan. Kayo ha? So yun nga. So mga anong araw ka nagsusulat? Pag libre ka lang tsaka ka lang nagsusulat? Ganun? Usually kung hindi po ako pagod, so everyday. Everyday, ganun. Wow. So if ever in the future magkaroon ka ng asawa, makapagsulat ka pa kaya sa sakali or... Who knows? Who knows? Is it your dream to be a writer or a novel writer? Ganun? One of my dreams. One of your dreams. Yes po. So it's not Manion, just a hobby, ano? Hindi. Mm-hmm. So it's in a way, it's isa siya it's sa mga pangarap ko nung high school ako. Nice. So it's a passion. It's a passion indeed. Madami nga akong unfinished na mga fanfictions eh. Di ko na tinapos since di ko na feel yung ano ba yun? Yung prominent yung, na mga yung, line. Yung parang nakakasawa na. Yes, yung kayo walang nakakasawa. Na oh, ang dami po din na mga comics na ganyan. May ano ka? Ano yung times mo na ano? Down na down ka na hindi ka makapagsulat. Tapos nakapagsulat ka ulit. Writer's block. Oh, that one. Yan, yes, ganun. Naka-experience ako yan. So how? In a way, yun, yung advice ko is
maybe ayun. Sandali, nabulol naman ako. It's okay. Relax, take your time. Hinga na malalim. Yeah. Oh yeah. Let's do this. So if ever na ma-writer's block ka sa isa mong novel or sa short story mo, maybe move on ka muna sa isang hobby mo na gusto mong gawin. Or maybe or maybe do another story na much different sa novel mo. Ganon. Kasi minsan parang nakakaumay din eh. May point din talaga sa atin na parang nakakaumay din. Na even yep. pump na pump ka ilabas yung kwento mo. Parang meron din side sa brain mo na like, parang parang nakakasawa na eh. Parang nag-lechon. Parang after New Year na lechon na yun. Lechon kahapon, lechon bukas, lechon nusunod na araw. Parang ganun yung feeling, di ba? Like, paksiyo. Pasko. Parang ganun yung vibe. Para different matters of opinion. Different matters of opinion. May iba't ibang way of coping kasi yung mga writers eh. So, take my word with a grain of salt. It's okay. Pero, ano, it's a good advice, however. It's a really good advice. Speaking of art block or writer's block, beside dun sa advice, I really agree with advice na do something different muna for a moment. Like, kahit isang araw lang. Give yourself a rest. Or, minsan, try to convince yourself na may point din na parang down na down ka kasi parang, especially, minsan nakaka-art block or nakaka-writer's block, kung nakikita mo yung iba, na parang, ang dami yun ng progress, tapos you feel stuck. Maraming nakaka-experience niyan. Na kung nakikita nila na nagpa-progress yung iba, parang feeling, tapos feeling nila na stuck sila. Which is, inisipin mo lang, I've been in this point in my life, bakit titigil na ako? Like, andito na ako, eto na yung step, another step, nasa gitna na ako, bakit titigil pa ako? Why should I give up kung nasa gitna na ako? Oo, oh, bata ka pa, huwag kang mag-alala. Parang ganun, like, come on. Bata pa kayo, huwag kayong mag-alala, like, come on. Time. Like, andyan ka na. Paano yung mga nirarayuman ng masakit na ang kamay? Parang mahirap na magsulat sa para sa pero yun lang ng Planax. try mo direct mochi yung ano yung speak to text yung ano voice to text na functional phone or magsasalita ka lang sa phone notes mo, yung phone mo yung magnatay para sa'yo. Ay, gusto ko yung ano, sana may ma-invento. Speech to text yun. Speech to text. Sana may ma-invento naman. Na ano yung inisip ko, maido-drawing na niya. Mas gusto ko yun. Diba? AI! Para hindi AI. Na ako magdo-drawing. Wala na ako aaraling skills. And speaking of aaraling skills, yung pagsusulat mo ba, inaral mo ba yung paggagawa mo ng novels, gano'n? Or hindi po. So it came naturally. Self-taught po ako. Plus, ano ba yun? Yung mga internet lang na mga advices. Tsaka yung experience ko rin sa roleplay. So it benefited me in the long run na nakagawa ko ng mga novels ganun. Madami kasi. Maganda kaya sa feeling na parang self-taught. Tapos marami yung na-achieve mo. Like, hindi, yung point na parang, parang you have the, ano, parang pat on the back, on your back, na like, yeah, I did this myself, OMG, parang, alam mo yung achievement na yun, sarili kang sikap everything and you reach it the same way na ano. Wala naman ako, I have nothing against people na nagpapaturo or nag-workshop. Pero there were this certain feeling na parang you busted your ass studying this particular part of your passion. Tapos you ended up succeeding on it. And girl, you're in the step of succeeding. You're starting it, the girl. Pala, kuya. Excuse me, Kuya Emochi. Yes. Sabi ni Kuya Jonathan na pwede ba daw banggitin yung PLO Pen Masters League? Yes.
Actually, no. May partnership kami dyan eh. Kaso naudlot kasi nga nagkasakit si ano, si coach. I see. So, about daw sa PL, okay? Sure, i-promote mo. I-promote mo yung Penmasters. And everything okay. Na ipopromote ng Outlive. Kasi ang alam ko, since yun nga, natanong ko yung about kung pinag-aralan mo yung pagno-novel. Kasi ang Outlive, ang alam ko, madaming activities about novel writing. Para mas mapaganda pa yung pagsusulat ng novel or para ma-inspire kayong gumawa ng novel or kahit dun sa scripts ninyo, sa inyong mga comics, matututunan nyo marami sa Outlive. Yep. Sabi ni Kuya, yung coach daw sa Pen Masters League is recovering na po. Oh, buti naman. Oh, good. Very nice. Hope all goes well. So, anyway, promote ko na din promote na din natin yung Pen Masters League since they provide mga master classes tsaka yung mga writing sessions. That's great. Yes, actually, that's great na pinag-mention mo yan kasi may ibang mga potential novelist na mga gusto naman gusto mag-touch din that kind of part of literature, learning about those things. Mayroon na silang platform na pwede silang matuto. Kasi not all the time, hindi lahat ng mga tao nagiging parang nakakasalpot. Kailangan nila ng konting support. So, it's a great place for them to start, to be honest. Gusto, actually, I get interested with that din sa Pen Masters League kasi like, I suck at writing. I just draw. I suck at writing. So, it's a good place pwede ako mag-explore. Bulong ako sa draw. Yun yung maganda to. Everyone is a writer. Pero not everyone can write. Oh, yun nga. Not everyone can write. Not everyone can yun write issue. Or type. Kasi type na ngayon. So, you're not a writer. You're a typer. Yun. Yung nga. Or kung sa cellphone, hindi, you're a fingerer. Yun. Ganun ba yun? Hindi naman. Okay. In preparation for the next segment, you're a finger master. Kasi, actually, sabihin ko sa inyo, pag ako nagkaroon ng idea sa mga novels ko or kahit na story, ginagawa ko sa cellphone ko yung ginagawa. I take the notepad sa cellphone, tapos tinatype ko doon. Ang liliit. Grabe, liliit yung letra. Pero mas komportable ako sa cellphone kaya sa keyboard. Yun. So, I'm a master finger. Ay, hindi. Finger master. Paano ba yun? I'm a fingerer. That would have the same comment na kagaya dun sa sinabi mo kanina. Kagaya dun yung sinabi ni Coro. Parang iba yung na-feel ko dun sa pagkakasabi ni Kuya Mochi na bata ka pa. Bata ka pa. Ano ba yan? Ha? Si Sir Coro, na yan eh? Sage mode na yan eh. Hindi na yan. Wala na yan sa wizard sage level. Mode. Nasa sage hood na yan. Thirsty. Chill muna, wag thirsty. But I have a follow-up question regarding skills kay Imee. Yung background, yung educational background mo is you're an English major. Hindi pa. Gusto pa lang. Binabalak. Hindi pa. Gusto pa lang. But do you think, kaya mo ba yun yung pinuha? Apart from dun sa na-mention mo na na mas broader yung spectrum ng magiging what's the term names? Career options is it because that you are currently writing kaya dun ka yun naging decision mo? Well, no, not really. Usually, involved din siya sa linguistics since interested ako in learning languages. Gumawa nga siya ng sariling language to us. Kaya magbasa kayo. I know a bit of ano ba yun? Sign language. I know a bit. Maliit lang. Nag-seminar kami. Patuloy mo yan. Okay, so linguistics. Alright. That's great. Patuloy mo yan.
Thank you. Linguistic peeps. Okay. All right. I'm just curious. I was just ano wondering. Pa, ano pa? Sige, tanong okay, na. Go on. Sige. If there's any skill na gusto mong ma-learn agad, yung like a snap of a finger is something that you already have that skill. Ano yung skill na yung gusto mong mapadagdag sa'yo? Or yung gusto mong ma-acquire instantaneously? Ano ba? Well, not much. Maybe yung mga... Ano ba yun? At least yung skills na kaya ko buhayin ng sarili ko. Sorry. So ano, pag snap mo ng finger mo, magkakaroon ka ng ticket sa loto, winning ticket number na kagad. Ganun. Diba? Ayos yun. Gusto ko rin yun. Thanos would be so jealous. Wow, inasnap mo finger talaga. Malay mo, magkaroon ka ng asawa na ano, sobrang yaman, di ba? Sorry. Di lang muna tayo mag-expect ng kaya, baka ma-disappoint tayo. So, let's agree. Start with small things. Let's start with small things. Sa baba, okay lang ba yes, sa yung age gap in a relationship? Hindi naman ba't ibang lahat ng bagay itong taas. What? All right. Small things, sa ating audiences, welcome to the personality portion. Let's do this. Okay, go. I'll answer as much as I can. Alright. Go direct. Okay, mas direct. Then, nag-mute na ako ng mic ko at magtitipla sana ako kape. Ah, nag-mute na ako. Let's go for the personality. Alright. Since ako yung nag-introduce, mukhang ano eh. Ini-introduce ko si Derek, tapos biglang nag-mute. Alright, so ako, ito na. Alam niyo naman kung para saan natin gagawin ito. Question number one. Ano yung iyong prefer na characteristic na magiging, pwede mong maging partner? Well, about that, wala kasi akong naisip kung sino yung partner ko eh. Since mostly di ako interested sa ganyan. Pero if ever, maybe as long as God-fearing. Ganun, God-fearing at hindi sasaktan yung mga magulang ko ganun, at saka magulang niya. So, may respeto. Alright. Let me categorize this, okay? May nakaready na pala. You can say that this is ready. This is something that I frequently use nung nasa corporate ako. Personally, okay, somebody that you can have a preference for is for a partner is yung physical and the personality. Let's start with the physical. If ever you'd have, imagine mo, let's use your imagination. Let's try to build up yung character. Let's build a character ng magiging future partner mo. Physically, pag pumikit ka ngayon, ano yung may imagine mo na magiging itsura ng future na partner mo? Just in case, we're wondering. Decent looking. Yun lang masasabi ko. Imagine ko si Atembo. Let's have a little bit more deep. I mean, I'm sure yung mga itsura ko is something that you wouldn't like. I mean, bagong gupit ako, but from yung mukhang kontrabida sa pelikula na Goons, mukha na ako ngayon na yung loan shark. Well, at least nag-level up. Kasi yung kontrabida, maiksi yung alagad ng kontrabida, yung Goons, maiksi lang yung kanyang screen time. One time, bubugbugin, and then we're on that. Samantalang yung itsura ko ngayon na mukhang loan shark, at least sa umpisa nung movie, time. Ako yung mabubugbugin, susuntukin ko muna o ibubulig yung bida. And then sa end ng movie, babawian niya ako. So, nadagdagan yung screen time ko. I call that an improvement. So definitely, you wouldn't envision sa imagination somebody that looks like me. Okay. So the question is, if it's not going to look like me,
what do you envision na magiging itsura niya? Maybe ba yun? Sandali. Mm-hmm. Yung main vision ko kasi since yung mga past crushes ko is ayan! Mga past crushes is yung nanonotice ko is it's either charismatic sila tsaka more on the leaner na side. Ganun. Ooh. Yeah, more on the leaner side. So, lean, meaning say athletic, slim. Yes, kind of athletic, ganun. Okay. How about the facial features? Anything na, ano, anything in particular na sa tingin mo is hahanapin mo or that would give you something of a killing factor, something like that? Any particular trait? Kasi ako, for me, long legs is something that, ano, that really attracts me. So the question is, para sa'yo, something that would get your attention. Sa akin, gusto ko long hair. Weh. Gusto ko long hair. Parang, most of my characters are long hair. Tapos, it seems parang na-disconnect si Imee. Still with us? Oh no! Oh, ayan, na-disconnect. Oh, so, since na-disconnect si Imee, ikaw muna, ikaw. Pagpikit mo, try mo nga pumikit niya ang hero. And let's try to envision. Okay. okay. Ano? Same question. Mm. Yung future na magiging partner mo na... What's yan? Sorry, nag-a-upload naman sa ng tita ko. Okay, go on. Balik. That's okay. Welcome back and hello back. Okay, habang inihintay na let's have si Imee mag-iset for her muna. But mukha kasi mas active si Hero tonight sa kanyang imagination. Okay. Take off. Like, yeah. What's the guy going to look like? Probably look like Vlad. Pero yeah, long hair with abs. Macho. Long hair with abs. Tapos, you know, guapo. Tamang-tama yung skin color. It doesn't matter if maitim siya or maputi. Basta, ano. Kasi, ano, I'm not racist. And, it doesn't matter minsan sa itsura. Pero kung ako siguro on my own usa person, itsura talaga. Like, tamang-tama yung skin color. Like, well, like yung Filipino skin color, like long hair, matangkad. Gusto ko mas matangkad sa akin. Okay. my abs. And of course, when it comes din sa, pero I'm even more particular with the personality. And sa, ang tawag nun, may mga mannerisms akong particular na, may mga certain mannerisms na gusto ko. Ganon. Okay. All right. So yun yung physical and characteristic ng ano ng na-envision ni Hero na very attractive of a male. So kay Imee, let's try to describe yung physical na itsura ng ano, ng attractive na male para sa kanya. All right. Like you can tell us about yung itsura ng last na naging crush mo. May itsura naman, as in, charismatic naman siya. Pero, looking lang. Hindi ko kasi ma-explain yung, properly yung itsura niya eh. Basta, may itsura. Something of a reference. Looks like kind of who? Basta may itsura. Okay, sige. Basta parang bagong ligo. Yeah. Athletic siya eh. Okay. Nagba-basketball. Kailangan nagba-basketball. Ganun. Hindi, nag-aarnis din. Nag-aarnis din. Much better daw. Nag-aarnis. Same interest. Katimate ko. Katimate pala niya. Okay, shoutout po sa katimate ni Imee. Para sa nasa ating audience, ating sa baba, okay. Especially sa mga females. Pag tinanong naman kayo na kung anong itsura ng type nyo,
Huwag yun na sabihin may tsura lang. Kasi like, pag ako yung kausap nyo, may tsura ako. Itsurang kriminal ako. Oo nga, di ba generalize. Literally, may tsura. Pero, di ko kasi, anyway, di ko kasi makita yung sarili ko na may karelasyon eh. Okay. Sa ngayon lang yan. Huwag ka mag-alala. May darating din dyan. And speaking of darating. Ano? Speaking of darating. Ano yung dumating? Ano? Gusto ko lang i-promote ang Pen Masters Law. Pen Masters League. Kung meron kayong writer's block or lover's quarrel, hindi pala. Choke lang. Pen Masters League. Ito ko sa writing to. Dito about sa mga love issues. Okay, so may mga writers block kayo. Yan, Pen Masters League ang solution dyan. May mga workshop sila free para makatulong sa inyo. Nice. Yan. Natawa naman ako sa comment section. Gusto daw ng mahilig maglaro ng stick. I nominate Hami, sabi ni Coro. Hoy! Mamaya na yan! Mamaya na yan! Ano ba? Wait na po yung si Nights. Maglaro. Kill mo na. Wait ninyo. Wag thirsty. Ang kukulit ninyo, kantunan pala. Ata. Tapos yung darating. Sabi yung nire-resty ko. Gwapo na kumakain ng bala. Ganun. Yon. Itong tanong. Anong klaseng bala? Bala ng stapler? Good question. Bala ng DVD player. Bala ng VHS player. Bala ng VHS. I'm amazed if bala ng stapler yan, ha? I'll be amazed. Yung pamangkin ko, nakakain ng bala ng stapler, eh. Curious. Ito mo, Chi, masakit to pag nilagay ko sa dila ko. Try mo. next personal question. One more thing. One last thing. If ever you envision or in your head, what do you think would make you na shift na you don't see yourself na magkaroon ng karelasyon into seeing yourself into a relationship? What do you think needs to happen or need mo makita or whatever? Maybe yung... It's okay. Take your time. Pag may dadating na ano ba, love life sa akin, okay. Di lang naman isip, pero maybe someday. Di lang ngayon. May tamang panahon. Just like my mama said, may tamang panahon. Tamang panahon, ano? Who knows? Yayadab. Naalala ko tuloy ang aldab. Seryoso, before that aldab thing happens, yun to talaga yung mantra ng mom ko. Tamang panahon? Yeah, na may tamang panahon. Like, everything happens for a reason, kumbaga. Oh, umalis ako ng when you reach to an age. Para lang mapanood yun. Who knows? Keep going. Be happy. Be contented with your life. Be contented when you with gain, your life. When you gain life experiences as much as we have been through, yeah, you change your mind about that. They actually connected kasi kaya tinatalo na much personally yung mga love life ganyan. Kasi actually, if you ever had a love life in your once, tapos na experience mo yung sakit ng heartbreak, yung sakit ng mga nararanasan ng mga nai-in love na sawi sa pag-ibig, makakapagsulat ka pa ng mas malalalim na kataga. Notice ko din yun. Notice ko yun. Yun yung literal na sinasabi nila na yun. Ganong writer is merong pinaghuhugutan. Yun na. Yes. Agree. So, as a fellow writer myself, experience mo lahat ng pwede pang experience habang bata pa kayo. Experience nyo lahat. Yes. Kasi pag tumanda na kayo at nahihirapan na kayo maglakad, tatama rin na kayo lumabas ng bahay, masarap na lang matulog sa kama, eh, sorry, that's life. Kaya go that's out me. And experience so everything. May nagde-defend para sa mga single, kagaya ni Jane. Single bike lang kami, oy. Huwag pag-usapan ng love life.
Horror daw, horror yung genre ng mga walang love life. Hindi naman. Horror genre. Oh. And then, yun, sabi naman ni Coro, magtanim ka ng patatas, after a while, may mahuhugot ka na. Tama, tama. Mm-hmm. And for Edgy Nights, i-advance ko na. Kung gusto mong mahugot, dapat meron kang ibinaon. Tama. May tanan niyo bago anihin. Okay. Alright. Ayun, so, ano ko lang pala kay Imee. Are you of legal age? 18 ka na ba? 18 na ako. 18 na daw. 18 na, ano ba? Butante na. Oo, yun, butante yun na to. Napagparehistro ka na? Yes. Sa voter's ID lang. Wala pa sa national. Kasi need ng blood type eh. Di ko alam blood type ko. Wala kasi akong type. Oh, yes. Nahugot. Humugot nice. Bigla. Very nice. That was very spontaneous, very much that's unexpected. So smooth. It's smooth. Amazing. Suave, suave. Big brain. Very nice. Wala eh. Finish na. Wala kayo okay. Wala kayo. Wala. Oh yeah. Shout out kay, this is going to be hard to read. Rafuro Kuro Kuben. Nice one. Alright. Nice. Okay. Ayan. Ano pang question? Kaya pansin ko sa mga webcom na artist, panay shonen ang genre. Kasi halatang mga walang love life. Love ni Jane. Ouch! Grabe ka. May love life naman sa world. Love life shonen. Shonen yung kung semi-shonen. Huwag na tayo magkaroon ng type. Mag-type na lang tayo. Ah, type na lang. Good one. That's good. Type na lang. Pangkanto na nudes yung blood type. Sabi kami, ano, ni Adi JP. Kanto na nudes, yes! Oo nga, no, may mga shorts na yun. And nga pala, mega shoutout to Raid Barbarian Art na gumawa nung segment yes? Nung kanto na nudes. Happy birthday po, sir. Awesome. Uy, birthday! Birthday! Yes. My birthday! Pang instant nudes yung blood type. Ayan. Okay. May question pa ba? Sino gusto na talaga yan? My questions were done kasi nahugot na natin sa iyong isipan yung potential na magiging itsura ng partner mo. So itong pinaka ano ko pinaka questionnaire ko of the night. Wow, questionnaire of the night. Okay, go. Ano ngayon sa ating mga manonood? Ano ang gusto mo isa kumbaga? Ano ang kailangan pa namin abangan sa Roses and Shines? Well, just wait for the episodes na lang. If feel nyo na gusto nyo mag-read, okay, go ahead. If hindi nyo, ano ba yun, yung hindi nyo feel, okay, it's okay. You can read other novels or other comics too. Since Roses and Shadows won't go anywhere naman. Hmm. So, if gusto nyo talaga, okay, you can read. Yun, question ko pa, Roses and Shadows is only available sa webcom o available din ba siya sa ibang platform? Yeah. Available sa ibang platform po. Like, ano? Wattpad, Wotive, ganon. Dalawa yeah. Lang. Oh, wait, tatlo. Tatlo pala. Tatlo pala. Wow. Binatay ng likes. Thank nice. You so much. Now, follow-up question regarding sa iyong sinusula. Okay. When do you see itself na magkakaroon ng kanyang ending? Yung last chapter. When do you see na ma-post mo yun, may publish mo? Kasi for me, I'm the kind of person na kung magbabasa ako, kailangan tapos. From start to finish. Yes. So, I'm wondering. Okay, so, di pass in sure, but yung promise ko sa sarili ko and sa to myself pala. Myself and to others na naka hear na about this is
mag-update ako every first week of the month or last week of the month. Oh, magkakamit ba na? Ano, magrarambulan to. Magkikirambulan to. Wow. Magkikirambulan to. Pero sa so, ano, natapos na ba yung story mo? Hindi pa, since I type along the way kasi usually wala akong linear na plot. Okay. I don't have linear plot. Pasok, no? So we're the oh. same. So yun nga, kasi I'm discovering a writer. Oo. Oh. Pareho ko siya. Yep. Somebody mentioned yung style na yun, discovery writer na yes, style of writing. So, any estimate? Okay. Any estimate? When do you think? When do you see? Kailan? Mag-reach ka dun sa point na susulat mo, itatype in mo sa entry of the end? Maybe in 2 to 3 years. Ganun. 2 to 3 years? Yes. Alright, it's going to take a while for me para basahin. I'll be patient for that. I'll be very patient. Well, since ano ba yun? Since I don't know when, but may estimation ako kasi na until chapter 30 to 35 yung episodes. So currently at 11, so that would be 11. About 24 months. So yeah, 2 to 3 years nga. Mm. Alright, ang galing natin sa math. Congrats. Maalam ka ng mag-arithmetic. Galing. Galing. Speaking of ano, balikan natin yung ano yung greeting ni Admin Oyams. Rain Bavarian Art, happy birthday. Pakanton ka naman. Pakanton naman. Kaya yung pansit kanton dun sa ano, sa chowki. Tingi. Send noodles. Send noodles. Actually, business yun yung mga kaklase ko sa Entrep. Send doodles. Yan yung business name nila. Ayos ah. Oo, yan ang business name nila. Ano, para siyang ano, para siyang ano, noodle shop. Pero yung pangalan. Parang yung ano. Tuloy ako may naalala. Yung restaurant din sa may kanto sa amin, ang pangalan ay Tapa ng Ina Mo. Ano ba yun? O, Tapa, nagbibenta sila ako, ng Tapa. Ako, naalala ko. Oo. As for me, naalala ko was yung product name na aming in-endorse, aming inumpisa na sa startup ng aming entrepreneurship class ng college. Ang name was, ano eh, Super Suman. And the brand name is okay, but the tagline goes like, mahaba, malaki, maligat, Super Suman. yung tagline talaga yung dagdala, hindi yung title. Because ano eh, it's a suman na about the size of your arm. For your arm, ito yung... Yes, ganun siya, and about probably 4 inches yung kanyang diameter. Lucky. And about 1 kilo ang isa. So that's why the name was Super Suman. It's good for a family na dessert. Sa buong pamilya would be, it's more than enough. Okay. Wala kayo dun sa block A namin. Kasi dalawang blocks kami sa Entrep. Ako block B. Block A, mais yung business nila. It's called Corn Hub. Napapaghalata ng mahilig ka sa panganood ng ano ha. Kinaman ka na. Ikaw ba, Imee? Nanonood ka ba? Oo, nanonood ba siya? Since you are of legal age, I mean, mahilig ka bang manood ng mga mga sinasabi ni Hero? Anyways, alam ko gusto mong kumanta. Ito ang tanong ko sa iyo. Handa ka na bang kumanta? Okay. Oh, kakanta na yan. Okay. And yun nga. And actually, may nakahanda na siyang kanta. Yay! Alright. Excited na ako. I'm going to mute para makaano siya. Kapokus. Off ko muna ang camera ko since, you know, yes. Baka masyari yung internet ko. Okay lang. Okay, go. So, you do the honors of playing it. Ooh. Op. Babalik na konti. Yan! Sa mga kakantunan natin ngayong gabi na naghahanda or
naghihintay na marinig kumanta si Ma'am Imee, yan, panahon na niya. So yun, Ma'am Imee, do the honors. Okay. Sige. Sige, pe-play ko na ba? Okay, play mo na. Okay, ako na. Nang tayo'y pagkakilala, Martes nang tayo'y muling nakita, Merkuris tagay pa. Bye. Oh, but pinos diretso lang. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nakita, Miyerkules magtapat ka ng iyong pag-ibig, Huwebes dahil intinigin kita, Miyerkules ay pangalang like and subscribe. Agay ba mo? Agay. Okay, oh, ito. Woo! Ating comment section. Lupet. On fire kasi. Lupet. Presenting by Pepe Production. Isang linggo modules. Isang linggo modules. Jump ko about this. Isang linggo modules. Uy, dati gumawa ng version yan pero modules. Para sa ano, para sa DepEd. Sa kulinggong modules. Ay, merong math assignment na sa balita. Martes.
Nalimutang magpasa. Ano na nangyari? Isang linggo, kay Jay naman daw, isang linggo walang tulog. Salamat po sa 10 stars. Uy, 10 stars coming from the WebKom Alliance page. Thank you so much. Thank you so much. Ayan, dyan na daw yung tanong. Ay, curfew na, tapos curfew na. And ito naman para sa mga kagaya namin ni Direk Mochi, isang linggong tambayan para sa Gapis Tribe members. Makikita-kita din tayo, sisipagin din tayo. Nakasa ka pa. Sa linggong hiyatus. Parang nasa legit na bar lang yung sabi ni Jay. Tapos may na-imagine daw siyang nagpo-pole dancing. Wait, Jay, paki-comment naman nga in detail yung na-imagine mo na nagpo-pole dancing. Please explain. Paki-describe. Paki-describe in excruciating detail, if you please. Ayan. And we are all caught up, I believe. Moving on. Oh yeah, but before makalimutan, do we have any announcements? Ano ba announcements? Nawala yung mag-a-announce sana. Announcements. Anime, may announce ka? nothing of the okay. Sorts, pero promote lang po sa our tribe ganun, tsaka sa ibang mga tribe. Yun, announcement. Actually, hindi lang webcom series or comics ang makukuha nyo sa KND. Meron din pong webcom anthology na galing from Outtribe. Mm. Yes! Oh. Speaking of KND din, bubili na din kayo. Pighirapan ko to. Pighirapan din namin to ni Sir Nate. we busted our ass for this. And I said also, guys, bili kayo nito. Pangkabuhay yung showcase ko. And available na siya sa Shopee. Okay? Available na siya sa Shopee. Tapos, it's 225 pesos. Bili na po. It's good. It's well, everything. Basta, yun na yun. It's, please help me. ito lang yung, actually, it's a big, parang sa akin to, big breakthrough. Who knows, baka November makalabas na ako ng volume 2. So, please bili kayo sa Shopee. I'm currently working for the volume 2 na. So, yun lang, bili kayo. And also, spoilers alert, volume 2 coming out. November or December ata, andyan na, lalabas na. Oh, also, hindi lang sirang andun. Maraming mga series like Monster, Anature, and When Fear Comes, etc. Maraming mga... and bumili din kayo ng mystery package. It's amazing. It's very unexpected. So, ayan. Bili kayo yung anthology ng Outtribe. And support local artists, kumbaga. And yeah, pagkabuhayan showcase namin yun as artists. Yun ang monetization namin. And who knows? Who knows baka tumas ang presyo nun? Because of who knows? So, get it now! For a possible cheaper price. Yun lang. So, support local artists and support local businesses such as AMP. Shout ati kuya, kay Sir Nathan. Hello. Hello po, sir. Wala ba't matahimik? Anything else to the right? Ano lang, siguro ano lang, napaisip lang ang lahat. So, any other announcements direct? Do we have anything metrics? Metrics, no. Partnerships, yung tatlong. Yun. Pero pina-finalize pa nila yung banners. So, ipipresent ko na lang once kompleto na sila. Meron pa lang ngayon is Iris Comics. So, yun. Search nyo lang sa Google. Iris Comics, I work at Iris. I work on Iris. She works on Iris, yeah. I'm an promoter. I'm an employee there. I'm an employee there. So, ang Iris is also a start just like webcom. However, another platform siya for more comic creators just like webcom. So, kung creator kayo sa webcom, feel free to share your works there kasi lalabas din ng Cyra and Monster doon. So, yun. Sumali na din kayo. And also, for sa mga readers dyan, support din kayo sa Iris Comics. Kasi
marami matutulungan din yung mga small time artists just like us. Yun. Support. Go read it and ayun sa iris.com. Ayan. Shout out kay ano, shout out dun sa CEO si ano, si CEO ng Iris Comics, si Sir. Si yung parang yung basically yung head, si Sir ano, Marwin. Hello Sir Marwin. Ah, yun yung naka-meeting namin ni Oyam si Sir Marwin. Sir Marwin. So yun, all good right. Up announcement pa ba? Event okay. Siguro. Shoutout po kay Admin Kutaro. Kung nasan ka man, magpakiti ka na. Dami naghihintay yung ano, anniversary events, kung ano magiging results. Mga ano, sa Big City mo. What you mentioned about activities. Sa mga sasali ng Rambulan 11, open pa po. Yung theme na Filipino mythology, epics, and legends. Filipino legends, Filipino epics, and mythology. Open pa po yung ano, mag-submit ng mga OCs ninyo. Hanggang 27 pa naman yung deadline. So, submit-submit kayo. Para makasali kayo doon sa poster para ang bulan 11. So, yun lang. Okay. Yun lang. Kasi ako yung host. And I believe that concludes our tonight's podcast, with the exception of our one more thing I have to ask Imee before we sign off. Yeah. And it's part of the sign off that we are going to do. For tonight, Imee, may I request pahingi naman ang one more extra smile before we say goodbye? All right, there we go. All right, guys. Nakita, you see that? And I bid you guys good night. See you on the next episode. Night. WebKom's Kantunan Podcast. See you guys thank later you sa Etchy Nights. Thank you so much, Imee. Wow, okay. Speaking of Etchy Nights. Yan nga pala. Ma'am Imee, may gusto pa bang i-promote bago tayo magtapos? Parang wala na eh. Since, ano ba yun, na-promote na nyo lahat yung magbasa kami ng grass. Pero, oh, syempre binasa ko 'yun. Medyo naano nga ako. Fast paced kasi 'yung story. So sabi ko nga kay Ma'am Imee, medyo bagalan niya ng konti, dagdagan ng konting seats mga ganun. Adventure 'yan eh, so fast paced talaga. Oo nga. Okay. So pwede ba ako mag-leave na lang ng piece of advice? Sure, no problem. Sure. Please, para sa mga manliligaw ba 'yan? Yes, please. Eh, hindi po. Ah, hindi. Sa mga creators po. Okay. Go. Okay, so, I know, generally, mahirap talaga maging creator and all that stuff. Pero, huwag niyo sukuan yung hobbies at dreams at passion niyo. Since, who knows, baka makatulong din yan sa inyo in the future. So, keep on dreaming, keep on grinding, keep on writing, and keep on drawing, because it will lead you somewhere far. Yeah. Very nice. And yeah, closing remarks ko for everyone na nagsusulat, nag-share ng kanilang mga stories. Actually, you're doing society a favor. Kasi yung mga sineshare nyo stories na nababasa ng iba, malay nyo makakatulong din yan sa life nila. Diba? So, don't stop sharing your stories. Hindi lang dreams nyo yan. Kasi pinagdaanan nyo rin yan sa buhay nyo, experiences nyo in life, and your outlooks in life. So, kapag ishinare nyo yan sa ibang tao, it's not only a means of entertainment, but actually, for me, naghahanap ako ng source of enlightenment. So, pag may mga nababasa ako novels na sobrang lalalim, or kakaiba yung mga genre, or kakaiba yung mga, nafa-fascinate ako sa mga taong nakagawa ng mga ganun bagay. Yun. Sali daw siya, Etchy Night, Kuya Rick. And yun nga pala, ang mahalaga pong announcement, hindi ko sure kung itutuloy ang Etchy Nights mamaya. Kasi may ano po eh, still recovering po si Mamomo. Si Momo Cringe, yung ating host for Etchy Nights. So I'm not sure, but 11:59 pa po siya, may time pa para mapag-decide ang lahat kung itutuloy ba or hindi. Pero kung sakasakaling itutuloy, Sir Mike, gusto mo ba mag-guest? Paano ko mag-guess kung wala akong artworks? Wow! Well, kung itutuloy po, why not? Or Ma'am Imee, gusto mong mag-guess? Wag na lang po. Tsaka, since writing time na nakin eh.
It's rating time. It's 11 na. Rating time. 11 na. It's quago time na. It's quago time. Ang galing. May schedule siya kung kailan siya magsusulat. Oo, kasi kung kailan ko lang matripan eh. Alright. Mm. Yan, salute. Let's do a replay lang yung ginawa natin kanina. Yes. For our sign para din doon sa gustong gayanin at gamitin. I guarantee you, it works 2 out of 3 times pagka sinabi mo doon sa stewardess, doon sa flight mo, "Hi, can I get an extra smile, please?" There we go. Alright. 2 out of 3 times, tumawa si Hero, nag-smile si Imee, si Direk Pochi. Nakaganon pa rin yung itsura niya. 2 out of 3 times. Alright. Ganda na smile niya. That's eh. Sa ating... Sarap yung screenshot eh. Panoorin ko sa replay. Panood kayo replay, YouTube. Makikita nyo doon yung ano, pag-i-stalk ko sa profile ni Imee. Anyways. Hala! May stalker na pala ako. Good night, guys. Good night. Salamat sa panonood. Good night! Bye! Bye! Thank you for watching! Si Hero, bato sa'yo, ano? Isip kayo. Alam mo ba si Hamak sa Instagram? Mabigo kumangon katapusin ang sinimulan. Laban mo yan, subukan mo lahat ng pwede kahit pasuntok sa buwan. Ang tunay na tagumpay ay di lang ganun agad makukuha sa isang itlap. Ito na lang ang sarili mo at halika na sumuko si bilis ng isang kitlang. Ano pa balita? Kung ano pa